Good morning, good morning, good morning. Good morning mga planga. Good morning, good morning. Good morning na sa Pinas. Alas 12 na kasi. Ay, mag-alauna na pala dito sa Kuwait mga langka. Ito kasi yung amo ko matanda ang tagal. Pumasok sa kwarto kaya inabutan tayo ng alas 12 sa kusina. Kasi kanina may bisita kami. Ay, ginoo ko. Buhay abroad. Mahirap, masarap dahil may sweldo ka. Pero ayan, malaki ang iBag. Shout out sa nakarelate sa mga iBag dyan. For this video guys, mga langga, mga gwapa o gwapo, for this video, magsishare po tayo ng mensahe ng Diyos para sa lahat. Sabi pa nga sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Nagkamali pa yung nag-share. Sorry, Lord. Tao lang po. Sorry. Diba sabi niya? Napakaliwanag ng mensahe ng Diyos. Matthew 4:4. Buksan yung Bible at paki-search na lang. Pakibasa. Napakaikli lang po ng mensahe na yan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggaling sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya ipangaral po natin ang salita ng Diyos ngayon. Huwag muna tayo pakain ngayon guys. Magpakain muna tayo ng ating spiritual life dahil ilang weeks na po yung mga video ko is puro na lang kain. Kaya Lord, sorry na busy ang kapatid Jean. Hallelujah Jesus, thank you for this day. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa aming mga IFW. Salamat sa lakas Ama, ikaw po yung kalakasan namin sa araw-araw. Salamat sa pagising sa umaga, ikaw din po ang kalakasan namin. Salamat Ama dahil sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa aming pamilya sa Pilipinas. Kahit malayo po kami, andito po kami, napakaswerte namin dahil ito, malakas pa rin kami. Kahit pagod, ayan, malakas dahil humuhugot kami sa iyo. Ikaw po yung aming kalakasan at ikaw po yung aming sandigan. All glory and praises belong to you Lord Jesus alone. In Jesus name we pray. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Mag-start na po ako ng aking verse of the day. For this video, tayo po ay mag-share ng verse of the day natin. Para po ito sa premiere natin sa Friday. Marcos 16:15, he says, mayong aga, mayong buntag sa mga Bisaya, mayong aga sa mga Ilongga. Magandang gabi, magandang umaga sa mga Tagalog. Good morning sa mga English. Good morning. Guys, atin hindi na po tayo magpalawid-lawid kasi yung segundo. Mabilis po yung minuto. Marcos 16:16, pakibukas lang po. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Kaya guys, ito po yung aking sinishare. Ito po yung mensahe ko na ipapalaganap ngayon sa inyo. I hope na magrima po ang words ng mensahe ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang po tayo puro YouTube, puro sa mga content na pumoso. Pumupokus. Kailangan po nating humayo o mag-share ng mensahe ng Diyos. Dahil po, palapit. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na po ang second coming. Dahil po, impyerno at ang langit ay totoo po yan. Heaven is real. Hell or impyerno, totoo po yan. Mababasa po natin yan sa Bible. Kaya guys, kailangan po natin palaging uhaw sa mensahe ng Diyos. Pagising sa umaga, routine po natin ang pag-prayer at pasalamatan po natin ng Diyos dahil ginising niya naman ulit tayo at binigyan ng lakas. Ayan, nakahinga ka pa. At salamat dahil kahit na malayo tayo, yung pamilya natin naka-protection. Wala tayo, hindi tayo malayo tayo, pero hindi tayo nangangamba o hindi tayo natatakot dahil alam po natin na ang Diyos andyan. Yes, shout out sa mga kababayan.
Ako minsan homesick, minsan pagod, ayan, umiiyak na, makikita mo sa post, ayan, umiiyak na si kabayan dahil ganito, homesick sa kapatid, homesick sa anak, homesick sa pamilya, homesick, may problema, problema doon, problema dito. But don't worry, ang share ko na ito po ay isang mensahe ng Lord. Hindi ka po nag-iisa, kabayan. Hindi ka po nag-iisa, marami po tayo sa ibang bansa. Kahit na anong oras, pwede po tayong kunin ng Diyos. Kahit ni anong oras, pwede kunin ng Lord ang ating buhay. Kaya, ang tanong po, handa na ba kayo kunin ng Lord yung buhay nyo? Yes, ako, oo, handa ako. Kahit anong oras, handa ako. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos lang po ang nakakaalam ng ating buhay kung kailan po tayo hanggang dito sa mundong ibabaw. Alam nyo mga kapatid, itong mundong ibabaw ay bisita lang po tayo dito. Temporary place lang po ito. Meron po tayong tinatawag na langit. Ang tao na sumunod at tumanggap kay Lord, doon mapupunta sa langit na tinatawag heaven. Kung ikaw taliwas at hindi sumunod sa Lord, dinidebate mo pa yung mensahe ng Lord, hindi ka maniniwala dahil hindi mo nakita ang Lord. Hoy, gising. Panahon na para magbago. I-accept mo po ang ating Panginoon. Totoo po ang Diyos. Ang Diyos po ay espiritu at hindi po siya santo. Sorry guys sa mga ano. Hindi po santo, totoo ang Diyos. Espiritu. I feel the presence of God. Sinishare ko po ang mensahe ng Diyos dahil naranasan ko pang himala ng Diyos sa buhay ko. Noong 2011, namatay yung asawa ko, iniwanan ako ng 6 na anak. 2015, andito ako sa Kuwait, nalaglag yung anak ko sa puno ng niyog. Alam yung mga langga, crack dito. Sabi ng doktor, hindi ako umuwi doon sa Pinas kasi walang pera. Anin ko yung anak ko doon. Ilagay lang sa hospital na walang pera. Hindi pwede naman. 3 buwan pa ako dito sa Kuwait. Ganyan yung inabot ko dito sa Kuwait, mga langga. But God is good all the time. Hindi kayo makapaniwala. Hanggang ngayon buhay pa po yung anak ko. Sabi ng doktor, hindi na yan mabubuhay kasi yung utak na sa labas, lumabas sa ilong, lumabas tainga. Buwak ko sa Bisaya pa. Crack ang ulo ng anak ko hanggang ngayon. Kung naalala, kung alam nyo po yung itlog na wala siyang shell, yung walang kutiba, ganyan po yung ulo ng anak ko dito. Pwede mo siyang lagyan ng coins. Pwede siya, meron siyang akansiya. But God is good all the time. Hanggang ngayon, kasama po ng mga kapatid niya. Buhay siya. Meron siyang diferensya. Ay, ito, lumiit. Ayan ang sabi ko sa Lord. Lord, salamat. Kaya nagsishare ako ng mensahe. Nagsishare ako ng mensahe para sa lahat. I-accept po natin ang Panginoon. Iwanan na po natin ang hindi nakakalugod-lugod ng mga pangyayari o mga ginagawa natin, guys. Fix. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. May problema ka man ngayon, focus sa Panginoon. Humingi ka sa Lord. Lord, may problema ako. Bakit wala? Wala to ko sa Bisaya pa. Bakit lip and right yung problema ko? Yes, kapatid, lip and right yung problema mo. Pero may problema dyan. May solution dyan. Binigyan ka ng problema ng Lord dahil kaya mo. Hindi ka bigyan ng problema ng Lord kung hindi mo kaya. Amen po ba? Yan po ang solusyon. Mag-focus po sa Lord. At sa mga kababayan, kung hindi pa nakakilala, alam nga nila ang Panginoon. Oo, nakakilala ako, nagsisimba, nagbabasa din ako. Ang tanong, sinusunod mo ba yung mensahe ng Diyos? Bato-bato sa langit, ang maigo, huwag magalit. Totoo ba yan? Sinusunod mo ba yung mensahe ng Diyos? Sinusunod mo ba yung sabi sa Biblia? Hindi. Real talk tayo, ganyan ang mga tao ngayon pag may problema. Walang Diyos, natutulong ang Diyos ngayon. Oy, hindi natutulong ang Diyos, nakikita ng Diyos kung anong ginagawa mo, kapatid.
Nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung anong ginagawa mo. Kaya may problema, may mali ka, kunting mali mo. Kung anong ginawa mo dyan, nakikita ng Diyos. Wala po tayong maitago sa Lord. Minsan, makikita natin dyan sa Facebook, si kabayan, ayan, meron na siyang boyfriend. Uy! Yung pamilya, may asawa, may anak sa Pilipinas. Ayan, si kabayan, meron. Uy, nakikita ka po ng Lord. Mag-repent ka na, uy! Huwag din yan. Umalis po tayo sa bansang Pilipinas para sa ating mga anak. Para sa ating pamilya. Para maihaon sila. Maihaon. Mapakain. Hindi po tayo puro ganyan-ganyan, ha? Hallelujah. Pinapatawa ko lang kayo dahil seryoso na po kayo sobra. Oo, seryoso po ako sa pag-share ng mensahe ng Lord. Totoo kasi yan, makikita po ang tao. Araw-araw po tayo nagkasada. Walang taong perpekto. Magluwa sa tao na si perpekto pangalan niya. Pero nobody is perfect dito sa mundong ibabawala. Kundi si Jesus lamang. Diba si Jesus nila pinako sa cross dahil tayo po ay niligtas niya sa kasalanan. Dahil ang pray na yan, na freedom, dahil naligtas na po tayo sa kasalanan, wag na nating, huy, gumising po kayo. Dahil pray ka na, mag-pray ka na rin sa pagano. Dahil may freedom ka na, dahil save ka na ni Lord, wag naman. Sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Hallelujah. Sa mga ano, sa mga kabayan, guys. Napakaganda ng topic ngayon, napakaganda. Thanks God, Lord, salamat. Salamat sa mensahe mo na pinapaabot sa bawat isa ngayon. All glory and praises belong to you, Lord Jesus alone. Napakaganda ng mensahe. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sino mang hindi sumasampalataya ay hahatulan. Amen. Sa kabila ng lahat, kung ikaw po ay nagkasala at nagrepent at i-accept ang ating Lord, eh meron po tayong eternal life. Yan po ang pinakamaganda, guys. Sapagkat ang kabayaran, Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaluob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus sa ating Panginoon. Kung sino po yung mag-accept kay Lord, meron pong eternal life, matatanggap po natin ang eternal life. Mamatay po tayo, meron pa tayong second life. Dahil kung gusto mong pumunta sa impyerno, hala, go ka na. May free ka. May free po tayo, dalawang choice, langit at impyerno. O saan ka ba ngayon? Kung dito sa Kuwait, sobrang init. O maabot ng 48% ang temperatura ng Kuwait. Nakita ko dito sa weather natin. Diyos ko! Ano pa kaya doon sa, no, sa impyerno, guys? Long life na yan, forever na umaapoy. Yan pong tinatawag niya lake of fire. Andyan sa Biblia, mababasa po. Totoo po ang Biblia, totoo po. Kaya wag po nating aksayahin na andito pa tayo sa lupa. Accept and repent. Repent, repent, repent. May problema, mag-prayer. Magpasalamat sa Diyos. Bakit sinasabi ni Job? Pagpapala lang ba yung tatanggapin mo sa Lord? Diba sabi ng asawa niya, uy, Job, isumpa mo na yung Diyos mo dahil si Job nilagyan na siya, marami na siyang mga nuka-nuka, marami na siyang sakit, di ba? Anong sabi ni Job? Pagpapala lang ba yung tatanggapin mo sa Lord? Ayan. I hope na mag-rima po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. All glory and praises belong to you, Lord Jesus. All glory and praises belong to you, Lord Jesus. In Jesus' name I pray, amen. Bye-bye. Masalamat. Thank you for watching.